kumbaga Rainbow kasi yung favorite niya. Kaya kumanta ako dun sa Wake na hindi ko kilala to, ha? Hindi ko sila kilala, pero bihira lang naman tayo mabuhay sa mundo. I mean, you know, okay. This is just one of those things na kaya mong gawin, as long as kaya mong gawin, gawin mo. Kasi iba pa rin yung makakapawi ka ng inulungkot, you know, or kapag bigay ka man lang ng comfort. Siyempre, Sir Jay, kasi first time yung sa aming ano, no, show. So, hindi pwedeng hindi kayo dadaan sa aming favorite na segment. At ito yun. Po ang tinatawag naming PEP Challenge! Okay, dahil first time ni Sir Jay, madali lang naman ang ating ipapagawa sa kanyang challenge. At ito ang threes and five. Yeah, parang may numbers kasi na involved, no? So mukha siyang mahirap. Pero hindi naman kasi meron lang kaming 5 questions na may bibigay lang kayo ng 3 answers each. And okay. Mostly naman po the questions I'll try my best. About you. So yun lang, mas makikilala lang natin si Sir Jay as an artist and as a person dito sa ating ano, PEP Challenge. Kasi syempre, Sir Jay, kilala namin kayo as a musician talaga and your songs, di ba? Pero kayo as a person, syempre mas nakaka-excite din na mas malaman pa kung ano ang mga ano bagay-bagay tungkol sa inyo. So, ready na ba kayo, Sir Jay, sa ating challenge? Sige, game. Okay, a first question sa 3s and 5. Let's flash. Ayan. 3 favorite songs that you recorded. So, kayo ang gumawa, kayo ang nag-record. Okay. Of course, habang atin ng gabi, kahit kailan, and Rainbow. Ay, yun talaga. Meron ba ba kayong ano, additional na parang explanation or kwento about these songs bukod sa mga napag-usapan? Actually, yung sinabi ko kanina, dun din magdedwell kahit kailan because it was my first composition. Mm-hmm. And of course, di ba, bata ka lang, tapos you know, pinapangarap mo lang makapunta ng Manila ng time na yon. And then, before you know it, nasa radyo na yung kanta mo. It's like, yeah. Wow. And habang atin ng gabi naman, because of the element of, ano, the orchestral element, na which is yung first time kong gumawa na parang ganon. It's more of a arranger's, ano, delight. Arranger's haven. Feeling ng yung success or achievement ng isang arranger na makapag-produce ng sound from his instrument na artificial lang naman pero tunog orchestra. Parang ganun time na yun, lalo na. Kasi ngayon, ang orchestra, madali lang patunogin ng computer. Pero before, it was all hardware and he had to do the hard work, everything. Pero happy ako sa sound. It was more the sound designing and the creativity through arranging. And then last is Rainbow because it has a lot of stories of inspiration, you know. People, ito, nakalimutan ko ng ikwento to. We met someone from a boat trip na she really came to us and she said na, kayo po ba yung gumawa ng Rainbow? Basta very unbelievable yung na experience na narinig ko from her. Kasi talaga daw, nung time na yon, she was really ready to take her life. Tapos daw, tumugtog daw yung song sa radio and nakinig siya sa lyrics. So the lyrics was written by Sharon Doctivo. Konti lang yung ano ko dun, contribution ko. But, you know, still, the song reached out to her and prevented her from doing that. Sobrang nakakalungkot naman kung talaga nangyari yun. Correct. Yeah, wow. Pag naalala ko yun, grabe. There was this family din na in-invite ako para kumanta. Ano naman yun? Wake naman ang anak niya. Pero napakalungkot nito. Pero kumbaga Rainbow kasi yung favorite niya. Kaya kumanta ako dun sa Wake na hindi ko kilala to. Ha? Hindi ko sila kilala. Pero, you know, since pwede naman ako, free naman. Mm-hmm. Sige, go. You know, bihira lang naman tayo. Mabuhay sa mundo. I mean, you know, this is just one of those things na kaya mong gawin, as long as kaya mong gawin, gawin mo. Kasi iba pa rin yung makakapawi ka ng inulungkot, you know, or kapag bigay ka man lang ng comfort. Yes. Ayun. Very inspirational po kasi talaga yung ano eh, Rainbow. I feel like it really changed a lot of lives. Yeah. Meron pa akong kwento isa. Yes. May isang pastor na lumapit sa akin. He's from Vegas. This is very odd. This, he is... story was very, very
too good to be true, ah, for me, ah. Nung naalala ko yung kinakwento niya, nilapitan niya ako sa isang, there was this Musicians on Fire, ang tawag dun sa isang gathering. And mm-hmm. he came up to me and said na, you know what? Alam mo, nandito ako ngayon sa Pinas, nagpipreach because of your song Rainbow. Really? Paano nangyari yan? Nasa ano daw siya? Sa ganun din. Nasa decision siya na he was really caught dun sa ano, yung pag-decide kung i-end na ba niya yung kanyang buhay or hindi. And he was driving along ano ha, Death Valley. Basta parang yung road going to Vegas. So it was somewhere in Nevada. Paano marinig yung rainbow sa Nevada, 'di ba? Eh local mm-hmm. lang naman 'yun. Na-i-play doon sa radyo yung rainbow. I don't know who or minsan daw kasi may mga Filipino DJs na you know, nung time ng kausuhan ng rainbow, they make those you know, parang panakaw na patugtog doon sa radyo nila. Kahit na mainstream radio yun. Mga kalusot. Yeah. And true enough, may na-meet ako na DJ na pinatugtog nga niya sa isang station sa Nevada. And it reached out to the pastor. You know, it gave him hope. And, you know, these stories kasi nakakaano to eh. Parang it can make you realize one, you know, the things that music can do. And the It wants you to do more, eh, di ba? Wants you to do better. Yun lang, parang sa akin, parang, oof, nakatayba-laybo. Kaya nga po, grabe yung ano, goosebumps din. Tsaka... Ako din eh, hanggang ngayon, pag kinakwento, oof. Wow, just wow, super wow. O ayan, sa mga pepsters natin na naka-affect din ang Rainbow or any other song na na-compose or nagawa or nakanta ng South Border, pwede niyong i-share sa atin. And para mabasa ni Sir J, di ba, and makita natin kung ano ang naging contribution, kumbaga, or paano naka-affect sa mga buhay natin ang songs ng South Border, di ba? Grabe. Yan ay... Proweba talaga, Sir Jane. Gabi, no? Siguro, yan, isa din sa measure of success, yung hindi lang basta hits or pero yung kung paano yung naging effect sa buhay ng ibang tao. Siguro, pwede rin. Siguro yung kailangan. Kumbaga, needed ka pa siguro, baka may role ka talagang gawin. Sometimes, ya, tatanungin mo sa sarili mo kung ano talagang role mo dito sa mundo, di ba? Sometimes, yeah. you wake up in the morning and ask yourself kung or you ask God kung ano man ang reason kung ba't ka nandito and ba't may mga trials kang ganito. Sometimes napapaisip ako ng ganun. Iyon na lang, nagkaroon nga ako ng fixation dun sa just music is for inspiration. Correct. Yeah. Galing. Sir Jay, ito siyong ang question lang to, no? Kayo pala ang original ng Love of My Life as in akala ko kasi parang revival yun or something. So Love of My Life. Ko, apo, kayo talaga yung gumawa ng song. 1995. Kasi, ganda, very yung tunog kasi niya, very foreign, parang ganun. Foreign. Mahilig ako sa R&Bs noon, na 90s R&B, na panahon ng Boyz II Men, panahon ni, paglabas ni Brian McKnight, Babyface, mga ganun. Correct. Oo nga po, yun ang parang ganun kayo, Boyz II Men. Ganong era yun, ganong era siya. Yes. Oo nga, galing. Wala, sa OG ko lang din nalaman. Ngayon, na Love of My Life pala ay talagang South Border din. Tsaka yung isa niyo pang song na magandang Wherever You Are. Ah, si Vince Alaras ang noon. Yun naman ang parang kahit kailan niya nung ginagawa niya, yung nasa Kundirana pa siya sa Lasal. Mm-hmm. Yung former singer namin, si Vince Alaras. Ayun. Okay, itong next question, Sir J. Three singers you wish to collab with? Three singers to collab with. Gustong-gusto ko si Moira. Halos lahat babae. Janine Tenyoso. Si Janine. And never nawawala sa listahan ko si Kyla. Ay, of course. Pero kung lalaki naman. Homeboy gusto ko si JR. Tatlong lalaki, tatlong babae. JR, si Billy Crawford, at si... I wish to collaborate with the original singer of South Border, si Bricks, kasi
We just played together for 3-4 years lang eh. Saglit lang yun noon. Mm-hmm. Parang ang tagal na. You know, ang wish ko lang na makaano siya makasama siya ulit sa isang project kasi kakaiba rin talaga yung ano noon, timbre noon si Bricks. Yeah. Mm-hmm. Si Kayla po, yung kasi 'di ba kayo ang kumanta pa nung ano, nung naging theme song nga yung Kahit Kailan before naging oh, si meron Gina. Din siya. Oh, mm-hmm. may version yung, din kami. Yun na ang last ninyo? No, meron kami sa Spotify. It's part sa album niya. It's called Sayo. You can check on that. It's on Spotify na duet kami doon. Oh well, pumasok lang ako doon sa gitna saglit. Nakikiepa lang. Ah, para ano, parang Darna, ganun. Diba? Para siya yung kay Carol Banawa, yung Stay. I'm not sure if you know Stay. Ah, kayo ba yun, Sir Jay? Sa gitna, ayun. Oh my gosh! Okay, oh now we know. Another trivia yan. Hindi ko po alam kung ano ha, nachichikan niyo yun before, pero for me, trivia yun. Kayo pala yun, yung biglang kumanda na guy. Ah, so alam niyo pala yung song na yan, ayun. Yeah. Yung Stay. Ayun, kay Gary V, yung I Will Be Here, ako yung ano doon, chuwariwap doon sa likod. Mm-hmm. Hindi kasi yung Stay, di ba nakakaiyak kaya yung part na kayo ay, yung may sumagot? Kasi di ba kanta niya yan for her brother? For her brother, yeah. Mm-hmm. At saka ito trivia, nung habang ginagawa namin yun, very fresh pa yung pangyayari. Tapos habang ina-arrange ko siya, doon sa ilalim ng pintuan ko, doon sa studio ko noon pa, tagal na. 90s pa to eh. Or early 2000. May anino. Alam mo yung pag yung tangaling tapat, pag may puwang yung door, makikita mo pag may tao nakatayo eh. So, yeah. Akala ko may tao na nakatayo at naghihintay lang buksan. Pag bukas ko, wala lang ng tao. mm-hmm. Tapos kinento ko kay Carol yan. Talaga sabi niya, si ano yun? Si kuya yun. Maganda siya. Mm-hmm. Ayun. Yun ang mga kwento doon. Ghost. Galing. Ghost singer ako. Pero, so collab niyo yun ni Carol, yung Stay. Composition ni Carol yun. Mm-hmm. Tapos, kayo po dun sa voice. Si Carol ang nag... Ah, well, ako ang nag-arrange and ano. Ako nag-arrange produce nun. Mm-hmm. And ako yung nag-voice dun sa gitna. Dun sa gitna, yung sumagot ang kausap niya. Akala natin pang love story, yung pala. Love story niya sa brother niya. Hindi kasi brother. Diba, na MMK kasi yung life story ni Carol. Tapos ang ganda-ganda nung relationship nila nung brother niya. Yan, kaya, hello Carol, wala lang, nabanggit ka namin. O, diba? Oh, hi na, Carol. Nakikita ko siya minsan na pag sobrang busy na naalala ko lang siya pag yung talagang napag-uusapan na lang natin. Pero, mm-hmm. Carol has a special place in my heart kasi talagang she was one of the first artists na nakatrabaho ko outside South Board. Mm-hmm. Sobrang ano yan. So love ko yun si Carol. Ayan. A nurse na siya ngayon, di ba? Super happy na siya sa ano. A singing nurse. Ang galing yes. Pa rin kumanta eh. Correct. Opo. Malamang nasa San Bernardino siya ngayon. LA area. Okay, eto pong next. 3 best things about being part of South Border. You get to travel. Yun, that's one. You get to travel the world. Kasi nakapag-ano na rin kami, kahit pa paano, mini world tour. You get to meet a lot of people na, you know, from different walks of life. Na, yun na nga, yung, you know, the perks na, you know. Yes. And, you get paid for what you're, you know, you love doing. Correct. Masaya nun, no? Passion nyo na pagkakitaan nyo pa. O, yun na nga, kaya kailangan nga. Correct. Opo. Yun naman. Okay, ito Sir Jay, about you mismo as a person. Three things fans do not know yet about you. So ano ba ang mga hindi namin nalalaman tungkol kay Mr. Jay Durias? Ano ba? Dati akong... nagkakarera sa kotse. informal lang yung mahilig ako, dragster. Mm-hmm. Mahilig ako sa American sports car, yung muscle car before. Nung binata pa ako, of course. Mahilig din ako sa fishing. Talagang namimingwit ako sa malalim. Talagang mga hinuhuli ko yung mga malalaki isda. Wow! Malalaki, ganito kalaki. Masaya naman. Achievement yun, ha? Yung pag magbe-bait ka, tapos yung nangyong mahuhuli, di ba?
Pero masakit sa katawan. Mo nang gumagalaw. Nakakantok pag uwi. Kasi nga, ang lalaki naman ng mga isda pa lang hinuhuli ninyo. Oo, oh, na, ang pinakamalaki kong nahuli was 12 kilos. Wow. 12 kilos, that's like 24 pounds. Malaki na yon. But yes, sa States, nakahuli pala ako ng isang malaking salmon sa Seattle. Pero hindi ko na siya nasampa. Anyway, hindi man pwedeng uwi. Correct. Catch and release. Mm-hmm. Ayun, yun. Tapos, ano pa ba? Right now, ang pinaka-trivia sa akin, ang galing kong gumawa ng chili garlic. Ay, wow! Mm-hmm. Talagang binagmabang. Ano po, your family loves it. Well, hindi si yung mga anak ko, hindi lahat sa bahay kumakain ng manghangi. Pero ako kasi, medyo nagda-diet na ako mga months before. Nagalit ako sa sarili ko dahil sobrang nahanap ko yung tamang templa ng chili garlic na gusto ko. At, yan, napapakain ulit ako ng rice, mm-hmm, which is iniiwasan ko sana. Nako. Pero yun, one thing about me right now is I'm very passionate about cooking chili garlic. Yun lang. Bababaw lang ako eh. Nako, ma-share nyo nga yan, Sir Jay. Dapat i-share nyo yan sa inyong sige, social media. I'm sure ang daming mag-aano dahil... Mag-plug diba? Na, no? So, mag-negosyo na ako. Yun ang next kong career. Ay, correct! Ano? Pwede. Ayan. O, pwedeng ano yun, ha? Baka dito sa next question, maisagot nyo. Sige. Ito na. Three things you are looking forward to in 2022. I'm looking forward to a better 2022, better year. Of course, sana. My wish is not for myself, na. It's for the world. Something like sana magkaroon tayo ng magandang future as far as government, kasi malapit ng elections. I'm hoping for medyo maging ano tayo. Sana hindi magkaroon ng gulo. You know, there are lots of tensions growing sa mga iba-ibang ano parte ng mundo, like particularly China and Australia. Mga nababasa, mapapanood natin sa mga news. And nakakalungkot lang talaga kasi after dito, kung magkaroon ng, di ba, ng ganyang klaseng pangyayari, gera man, hindi lang nakakatakot, nakakalungkot for our children na hindi nila ma-maximize ang kanilang buhay kasi ito nang ang pandemic, di ba? Almost 2 years. Magto 2 years na. Parang hindi na sila natutong mag-ano, makipag-usap sa mga tao. Natatakot na. Yeah, that's my wish na sana ma-experience ng mga bata yung mga na-experience natin na masaya. Di ba? Sana mag-okay na talaga. Magiging okay na. And meron na akong sasabihin sana eh, pero parang yun na yun eh. Nandun lang siya. I'm really hoping that everything will be better, be all right, be okay, and be well. Mm-hmm. Yun lang sa akin. Tama naman. Yan ang pumpo talaga ang ating mga wish, no? Pero eto po, Sir Jay, speaking of better, pwede ba kami makahingi ng ano? Konting sample lang. Sayang na eh. Meron akong keyboard dito, pero sige, konting linya lang. Kakapela na. Okay lang ba? Okay. Yes, scary po. Ayan. As long as I got you, I'll be fine. As long as I have you, I got some peace of mind, and I never have to worry. As long as you're with me, you make me feel better. Ayan. Oh, may patikim na si Sir Jay. So, bitin lang ako dahil walang keyboards. Sana kung meron, kakantaan ko kayo. Next time, babalik ako kung kaya. Yes, kung Sir Jay, gawa tayo ng ano, musical na episode ng Spotlight. Or pwedeng live. Kasi yung isa namin show, yun, live talaga siya. Kaya lang. Sige. Doon tayo sa studio. Ay, ang saya. O, oh, diba? And with that, of course, Sir Jay, invite our Pepsters to stream your song. And your other songs then? Or yeah, sure. Anything that you want to say then? Sige. First of all, thank you, Pep, for having me. And sa mga Pepsters natin, thank you for the continued support, for loving the music that we do. And there's a new stuff that I just released. It's called Better. It's on Spotify. And just keep, we'll keep you posted about
new stuff coming out. Yeah. Just follow me on Facebook, Jay Durias Official, and at Jay Durias Instagram. And Spotify, Jay Durias. Ganun lang naman. please listen to my material, yung Better, the newest single. It's on Spotify. So soon to be on iTunes na rin. We're hitting every platform. Kayang patugtog yun. And once again, thank you, Pep. Maraming salamat.